Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alive, my lullabs, my most precious gem, you shine so bright, brighter than everything else. I can't wait for my life to be filled with your smile. Your smile that draws my heart with joy. I love you, my lullabs. Well, I see you! Ikaw lang naman yung dahilan ng smile ko. I love you too. See you later sa church. Kahit umuulan, I know this is a blessing. Sana masaya tayong lahat. And I will open this. Wala akong earrings and sakto lang. Nasabi ko na kanina, I really, really, really appreciate you. Knock knock. Who's there? Who's there? Super ga. Super ga who? Alam mo ba kung gaano kita kamahalin? Gaano daw? Super ga. I wanted to give this shoes to say that wherever you go, I'll always be here for you. I want you to still grow as a person and as a married man. Siyempre kasama ako, no? Aisha, see you later, ha? My future ex-boyfriend. Wow! I love you! I love you so much. Ayla, see you later. Alam mo na, mamaya. Welcome.
something na yung tropa natin sa hindi talaga. Oo, oh, ganun talaga. Oo, oh, pare. Oh, fine. Panayad, whiskey. Alright! Para kay El Presidente, Emer. Para sa wedding niya ngayon. Cheers! 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 Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may isang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtugin. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal, nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Kahit anong salita, wala ngang sino man ang pabantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman? Kaya pangako ko mula sa araw na ito,
sa bawat pag-idlipat, sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngitit ligaya ng iyong mga pukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin sa saliw nitong tutuking tan-tananan, tan-tananan. Ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kaitagan. Nahanap din kita, nahanap din kita. Sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. We begin this celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To our brothers and sisters from Katarman, Northern Samar, welcome to Santo Niño Parish, Binalonan, Pangasinan, and we are glad and so happy to be with you in this celebration of oneness together with Immer and Margaret. And so, my dear brothers and sisters, we are gathered to celebrate the Holy Eucharist and to witness the sacrament of marriage between Immer and Margaret. As their Christian family, we remind them that they are called to a life of holiness and fidelity as husband and wife. Let us rejoice with them
and ask God's blessing for them and their future family. And so coming together, let us call to mind our sins, let us acknowledge them, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of goodwill. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are Lord, you alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Be attentive to our prayers, O Lord, and in your kindness, uphold what you have established for the increase of the human race, so that the union you have created between Emmer and Margaret may be kept safe by your assistance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the word of God. A reading from the book of Genesis. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the Lord God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air. And he brought them to the man to see what he could call them. Whatever the man called each other of them would be its name. The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all the wild animals. But none proved to be the suitable partner for the man. So the Lord God cast a deep sleep on the man. And while he was asleep, he took one of his ribs and closed up its place with flesh. The Lord God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man said, "This one, at last, is bone of my bones and flesh from my flesh. This one shall be called woman, for out of her man, this one has been taken. That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body." This is the word of the Lord. Responsorial Psalm. Let our response be, "Happy are those who fear the Lord." Happy are you who fear the Lord, who walk in His ways. For you shall eat the fruit of your handiwork. Happy shall you be and favored. Amen.
Your work shall be like a fruitful vine in the recess of your home. Your children like olive plants around your table. Behold, thus is the man blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Some Pharisees approached him and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause or whatsoever?" He said in reply, "Have you not read that from the beginning the Creator made them male and female and said, 'For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate." The Gospel of the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan. So akala ko hindi kayo masaya kasi malamig ang panahon. Malamig ang simoy ng hangin, lalong-lalo na may bagyo. Napakamalas naman ng araw na ito. Pero sabi nila, walang makapagsasabi, umulan, bumagyo, gumuhuman ang mundo, ang taong magmamahalan ay magkasama pa rin. Kaya ngayong araw po, ito ay hindi malas na araw dahil sa araw na ito, mayroong dalawang nagmamahalan na gustong harapin ang hamon ng buhay may asawa. Pero bago ko umpisahan ang aking reflection, Emmer and Margaret, masaya ba kayo? Hindi? Ay, masaya. So kung masaya kayo, masaya na din kami para sa inyo. Siguro, sabi nga nila, ang pagiging masaya, nasa attitude yan. Nasa attitude. Gaya ng isang kwentong, for example, yung mayaman at magkakaroon ng garden party at biglang umulan. Of course, nakaset up na lahat. Gaya kanina, ngayon kasi is the 30th anniversary ni Father Nomi. At nakaset up na lahat, nakaready na ang kainan sa labas, garden set up, at biglang umulan. Disappointed ang lahat. Another thing is, alam naman natin na kung umulan at ito ay planting season, lalo na sa mga farmers, sila ay tuwang-tuwa dahil makakapag-umpisa na silang magtanim. And also para sa iba, lalong-lalo na sa mga estudyante, kapag umulan, wala na silang ibang gagawin, deadma lang sa kanila kasi pwede naman silang magkulong sa kwarto, magmukmok, makipag-chat o makipag-text. Kaya walang-wala lang sa kanila kapag umulan. So try to see on these three situations, isang dahilan pero iba't ibang reaksyon. Yung iba disappointed, yung iba masaya, yung iba deadma. So meaning to say, happiness depends much
on the attitude of the person. So I hope kahit may bagyong Usman ngayong araw na ito, Emmer at Margaret, kayo ay masaya because only of one thing, because of the love that brought you here. It's not the angels that brought you here. It's the love that you have with each other that brought you here. Meron tayong sikat na kasabihang sabi nila, love is like a rosary that is full of mystery. At kung ihahalin tulad natin ang pagmamahalan sa mysteries ng isang holy rosary, parang sa unang pagtatagpo, it is where we enter what we call the joyful mystery. Dahil yung unang pagtitinginan, yung unang pagtatagpo, doon nakadama ng kiliti, doon nakadama ng saya si Emmer at Margaret. Kung kaya, sa unang tingin pa lang, mayroon ng pagtibok sa kanilang mga puso. Hindi maikakaila yun. Sabi nga nila, once you are caught by the eyes of the one you love, then that will start your joyful moment, the joyful mystery of a relationship. At kaakibat ng joyful mystery, when a man started to court the woman, nung manliligaw na si Emmer kay Margaret, of course, ang saya ng feeling. Kasi mayroong nanliligaw at mayroong nagpapaligaw. And much more, the fullness of this joy is the time when Emmer said, Margaret, pakakasalan na kita. Siguro, sa proposal pa lang na iyon, hindi maikakailang tumili si Margaret o di kaya napatalon sa tuwa kasi sa wakas ay nauto niya si Emmer. But no, my dear friends, dito mararanasan sa unang pagsasama, sa unang pagtatagpo, lahat masasaya. Kasi nga, they are in love with each other. But do not forget, Emmer and Margaret, relationship does not stop only in the joyful mystery. Because after the joyful mystery comes the sorrowful mystery. It is undeniable fact that in a relationship, especially sa mag-asawa, part of it is being sorrowful. Dahil, bakit nagiging sorrowful? Sa tagal ng panahon ng pagsasama, pagkatapos ng kasal, manlalamig ang pagmamahalang ito. Paano manlalamig ang pagmamahalang ito? You are getting to know more the one whom you married. Kasi, doon sa part ng ligawan, tiis-tiis muna. Magagandang pag-uugali muna ang ipapakita. Siyempre, kapag ipinakita mo agad yung masamang pag-uugali, yung masungit, matampuhin, mainitin, at silosang Margaret, siyempre mag-aalangan si Emmer, ito ba ang pakakasalan ko? Likewise, kung babaliktarin natin, kung ipapakita ulit agad ni Emmer ang bangis ng isang taga-Samar, ay, mag-iisip-isip si Margaret, eto rin ba ang taong makakasama ko habang buhay? Kaya nagtiis muna sila. Pagkatapos ng kasal at nakuha na ang idos, then they will say to each other, I am now free to show who I am dahil napangasawa na kita. Makikilala nyo lang ang isang tao kapag nakatira na kayo sa iisang bubong. Kapag lagi na kayong magkakasama. Kaya nga,
when you are with each other, you are being acquainted with each other, mayroon sometimes magsasawa ang isa't isa. For example, sa pagkain, kung adobo araw-araw, breakfast, lunch, dinner, at the whole month ganun ang routine, adobo mula day 1 hanggang day 31, the feelings will be walang iba kundi magsasawa. Ganun din, Emmer and Margaret. After this wedding, marami pa kayong makukuha o makikilalang pag-uugali ng bawat isa. Hindi mo pa lubusang kilala, Margaret, si Emmer. At baliktarin natin, hindi mo pa lubusang kilala, Emmer, si Margaret. And I hope, in this sorrowful mystery of your relationship, mangibabaw pa rin yung pagmamahalan. Do not forget, every relationship and every problem, there will always be a solution. If you give up with each other, isipin ninyo kung ano ang inyong masasayang. Balik kayo sa umpisa hanggang ngayon, what you have going to waste it hanggang sa araw na ito. Kaya Emmer and Margaret, kapag nalampasan nyo ang sorrowful mystery, comes the glorious mystery of the relationship. And what is this glorious mystery? When you celebrate your silver or golden anniversary together, doon yung masasabing kahit ano ang ginagawa ng aking asawa, the only reason na pwede kong panghawakan ay dahil mahal ko siya. That love that will bind you together, that love that will make you to reach your forever. Emmer and Margaret, hindi lang nagtatapos sa glorious mystery. They added a luminous mystery. Meaning to say, the relationship will shine like a diamond when you fulfilled your promise to each other at masasabi nyo sa isa't isang, yes, till death do us part. And I hope only death could separate you after this. And by that, the gospel reading is very true. What God has joined together, no human being must separate. May katotohanan dito. Dahil sabi nila, lahat ba ng party masaya? Hi. Hello. Lahat ba ng party masaya? Paano yung third party? Of course, lahat ng party masaya. Even the third party. Paano nangyari yon? Be careful kasi. There is the danger kung sino ang ilalagay natin bilang third party. In the case of Emmer and Margaret, at sa case ng mga mag-asawa, dapat ang third party lang ay ang Diyos. God who unites man and woman together. A God who lightens, who brightens the path of husband and wife. The danger is, kung tao ang inilagay natin sa isang relationship para maging third party, then what do you expect? The relationship will be distracted, the relationship will be destroyed, and the relationship will go nowhere. Mawawala, masasayang ang lahat ng ito, ang pagmamahalan, kung tao ang inilagay bilang third party. Kaya nga, kapag may problema kayo, talk together. Walang ibang pwedeng sumagot muna o magbigay ng solusyon kundi kayo. Hindi si kumare,
at hindi rin si kumpare. At wala din ang sagot ng problema ninyo sa emperador o kay fundador o kung ano pa man yan. First, you have to talk to each other. At kung hindi nyo kayang solusyonan, do not hesitate to go to your parents. Kaya nga, until now, in your wedding day, they are here to show that they want to support you for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, till death do you part. And also, if your parents are not available, do not hesitate to your ninongs and ninangs. Ang mga ito, alam na nila ang pasikot-sikot sa buhay may asawa. They can teach you many things about married life. Kaya do not forget them. Kasi ang pagiging ninong at ninang nila, hindi lang mag-uumpisa at magtatapos dito. All throughout your journey, kasama nyo sila. So Imer and Margaret, today I wish you good luck. But do not forget the main ingredient. Hold each other's hands because of your love with each other. And that love is being supported today by no other than our God, who is the source of that love. So Imer and Margaret, congratulations for your courage in facing the challenges of married life. But please do not forget only on the sorrowful mystery, because that is only one third of the relationship. I hope you go through and you see through each other, reaching your forever, holding each other's hands, because as I have said, no other reason why we are here but that love that you have with each other. Once again, congratulations. And so today, my dear, at this moment, my dear brothers and sisters, may I ask the candle sponsors to light the candles beside Emmer and Margaret. So gaya ng mga kandilang ito na sisindihan, ito ang magiging presensya ng Diyos sa inyong buhay, na kung saan siya ang magiging ilaw at siya ang magiging gabay sa pagtahak at pag-akap ninyo, Emmer at Margaret, sa bagong yugto ng inyong buhay, ang buhay may asawa. Thank you. And now, tinatawagan ko po ang mga ninong at ninang na lumapit na po kayo kina Emmer at Margaret, at atin na pong uumpisahan ang kanilang pag-iisang dibdib. Dearly beloved Emmer and Margaret, you are here today to seal your love with an eternal bond before the church. I assure you of the prayers of our community that God pour His abundant blessings on your love and help you carry out the duties of the married state. And you, my dear brothers and sisters, may I ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. May I now ask you, Emmer and Margaret, to answer truthfully the following questions. Margaret, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father. Emmer, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Yes, Father. Emmer and Margaret, since you wish to contract holy matrimony, please join your right hands and express your intention before God and His church. Margaret, do you take Emmer here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife?
Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Emir, do you take Margaret here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul. From this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, till death do us part. And I, by the authority of the Church, calling on all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Emir and Margaret, we shall now bless your rings and array. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. Bless, O Lord, these rings, so that your servants Emir and Margaret, who wear them, may ever live in mutual love and in unbroken loyalty. Through Christ our Lord. Amen. Let us pray. Bless, O Lord, your servants Emir and Margaret, with sufficiency of material possessions which this array symbolized, so that they may use them to attain eternal life. We ask this through Christ our Lord. Margaret, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Emir, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Margaret, I give you this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And I accept them. Almighty God, I thank you for blessing me with this man who just loved me, for just being me and my mood swings. Lord, I promise to take care of you with all my strength, kasi alam mo kung gaano ko kalakas. I will try to understand you and to be
at your side always in every situation of your life and of our life. At higit sa lahat, mamahalin kita ng buong puso at katapatan, ano ka man ngayon at maging sino ka man bukas. Mahal na mahal kita. Pinapayak mo ako eh. Masarap ang ikasal, Father. 2013, nung una tayo magkakilala, sabi mo, napaka-misteryoso ko kasi sobrang seryoso. Naging magkaibigan tayo dahil sa free foods niyo ni Kim. And then, hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta alam ko lang, mahal kita. You're the purest, the sweetest, and the most beautiful woman I have ever met. I love you. And so, my dear friends, at this moment, it is now my joy to present to you Mr. Emmer and Mrs. Margaret De Vera Obliopas. Palakpakan po natin sila. Sa mga ninong at ninang po, maraming salamat for standing behind them as witnesses. Pwede na po tayong bumalik sa inyong mga lugar. Veil sponsor. And watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we I pray we'll find your love. I pray we'll find your love. And hold it in our hearts. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive, we pray, O Lord, the offering made on the occasion of the sealing of the sacred bond of marriage between Emmer and Margaret. And just as your goodness is its origin, may your providence guide its course through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you have forged the covenant of marriage as an eternal covenant and a sweet yoke of harmony, and an unbreakable bond of peace, so that the chaste and fruitful love of holy matrimony may serve to increase the children you adopt as your own. By your providence and grace, O Lord, you accomplish the wonder of this twofold design, that while the birth of children brings beauty to the world, the rebirth in baptism gives increase to the church through Christ our Lord. Through him, with the angels and all the saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Let us all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall,
so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Manatili po tayong nakaluhod. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jacinto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Please rise. At the Savior's command and formed by divine teaching, we now dare to sing the Lord's Prayer. Let us humbly invoke by our prayers, dear brothers and sisters, God's blessing upon Immer and Margaret, that in his kindness he may favor with his help those on whom he has bestowed the sacrament of matrimony. Hinihiling ko po sa pagkakataong ito sa mga magulang at mga ninong at ninang po nina Immer at Margaret,
na samahan niyo po akong ipagdasal sila at atin pong itaas ang ating mga kamay sa kanila. Holy Father, maker of the whole world, who created man and woman in your own image and willed that their union be crowned with your blessing, we humbly beseech you for these your servants who are joined today in the sacrament of matrimony. May your abundant blessing, Lord, come down upon this bride, Margaret, and upon Emmer, her companion for life. And may the power of your Holy Spirit set their hearts aflame from on high, so that living out together the gift of matrimony, they may adorn their family with children and enrich the church. In happiness may they praise you, O Lord. In sorrow may they seek you out. May they have the joy of your presence to assist them in their toil, and know that you are near to comfort them in their need. Let them pray to you in the holy assembly and bear witness to you in the world. And after a happy old age together with the circle of friends that surrounds them, may they come to the kingdom of heaven. We ask all this through Christ our Lord. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We now offer each other the sign of peace. Peace be with you. My dear friends, behold Jesus, the source of love, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to receive him, as we say, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Let us pray. Please let us all stand. By the power of this sacrifice, O Lord, accompany with your loving favor what in your providence you have instituted, so as to make of one heart in love those you have already joined in this holy union and replenished with one bread
and the one chalice, through Christ our Lord. Amen. Emmer and Margaret, now that you have received the holy sacrament of matrimony, I admonish you to remain faithful to one another. Margaret, love Emmer, your husband now, and be a good housewife. Persevere in faith, in love, and holiness. Likewise, Emmer, love Margaret, your wife now, as Christ loves his church, and live with her in the holy fear of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, the Eternal Father, keep you of one heart in love for one another, that the peace of Christ may dwell in you and abide always in your home. Amen. May you be blessed with your children, have solace in your friends, and enjoy true peace with everyone. Amen. May you be witnesses in the world to God's charity, so that the afflicted and needy who have known your kindness may one day receive you thankfully into the eternal dwelling of God. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Thanks be to God. The Mass is offered. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Kay Emmer and Margaret, harap muna kayo sa inyong likuran. Sa mga tao muna, harap muna kayo. Yan. And so, my dear friends, it is now my joy and my honor to officially present now to you Mr. Emmer and Mrs. Margaret De Vera Obliopas. Palakpakan po natin sila. And so, ito na po yung isa sa pinakahihintay ng lahat. Kaya Emmer, as your wife for the first time, you may now kiss Margaret. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Once again, let us give the newly married couple a big round of applause. Slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. For me, well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're whole. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no. Welcome to the celebration of love and marriage of our dearest Emma and Margaret here at Urdaneta Garden Resort. Everyone, on behalf of the entire family of our groom and bride, would like to extend our heartfelt gratitude for being here to witness and celebrate their very special day. Everybody, marriage is a union between a man and a woman. Husband and wife take certain vows to love one another and to stay together through sickness and in health till death do us part. And in most cases, this agreement includes a promise that each person will do what they can to make the other one happy. And of course, today we are all gathered here to witness another special chapter in the lives of Emma and Margaret together with their entire family. By the way, I am Susie and I'll be one of your
morning host for today's banquet. So at this point, before we start, I would like to request everybody now to please give yourselves a round of applause. Palakpakan niyo po yung mga sarili ninyo for making it today, for making this affair a joyous one for our newlywed couple. So now, as we start, I would like to present to you, and of course, let us all acknowledge the key persons who took great part in making this celebration a possible one for Emmer and Margaret. So for the members of the entourage, kindly stand as I call on your names to be recognized by everyone. So of course, we shall start everybody with a distinct set of principal sponsors. Alright, so everyone, a nice hand for Mr. Antonio E. Estrada and Mrs. Leticia Manuel. A nice hand, please. Kindly stand to be recognized. Thank you so much. Moving on with Mr. Edward Estrada and Mrs. Felicidad Estrada. Thank you. Next pair is Engineer Eduardo Evangelista and Mrs. Almira Apelo. Moving on with Engineer Jehu Makaya and Mrs. Pilar Adriasola. And also we have Engineer Nariel Bantay and Engineer Alicia Angelo. Thank you so much, ma'am, for gracing this day. Engineer Ruben Nicolas and Engineer Daisy Agbawa. Thank you po. Engineer Alfredo Apolinar and Engineer Jeneline Cali. Thank you so much. Engineer Noel Imasa and Mrs. Evelyn Sampson. There you go. Engineer Marlon Versosa and Mrs. Liza A. Lucero. Moving on with Mr. Samuel Urgina and Mrs. Mary Thel Urgina. Mr. Renato Gaspar and Mrs. Lourdes Carderon. Mr. Ronald Jacob and Ms. Mary Ann Divera. And to complete the set, everybody, Mr. Solomon Fariñas Jr. and Mrs. Evangeline Elefante. So there you have it, the distinct set of principal sponsors. Now, of course, we have the presence of the best man and maid of honor. So again, stand to be recognized. So everybody, nice hand for Engineer Ryan T. Fraga and Engineer Melissa Joy Colcol. Thank you. And the groomsmen and bridesmaids. So we have Mar Junjun De Vera and Lovely Gagua. Next is Engineer John Klein Kulkol and Mrs. Julian Carmel Doloreto. Next is Engineer Carlo Angelo Mamaradlo and Engineer Kimberly Rose Guevara. Engineer Christian Monteclaro and Engineer Mary Grace Manlangit. Thank you. Engineer Charles Japeth Dichoso and Engineer Miss Judra Lariosa. Next is Engineer Mark Joseph Arroyo and Engineer Divine Grace Panopio. Engineer Jeff Aquino and Engineer Grace Erica Endaya. Engineer Aldous Mar Moncada and Fetapin Joysen Juan. Moving on with Engineer Paul Jared Daluping and Engineer Mary Angela Manalo. Mrs. Emeritus Fuliente and Engineer or Miss Melody Ann Sampson. Miss Katrina Celeste De Vera. Okay, and of course, we would like to acknowledge the Candle Veil and Court sponsors, Engineer Peter Obliapas and Ms. Samantha Dominic Estrada, Mr. Jero Ray Sosa and Jessica Bianca De Vera, Engineer Joseph Santiago and Ms. Maria Flora Obliapas. Thank you so much. And of course, we would like to acknowledge as well the presence of the Flower Girls and the Bears. And of course, now I would like to acknowledge and introduce to you the proud hosts of today's wedding banquet. Without them, this event would not be very possible as well. So everybody, your hands for the proud parents of the groom and bride. So everybody, a nice hand for Mr. Nathaniel Herbon Obliopas and Ma'am Romola Deptro Ariasola.
And of course, we have Mr. Rodrigo Echata de Vera and Madam Encarnacion Regina de Vera. So there you have it. The proud parents of the groom and bride. So now I'd like to request all of you to kindly stand. Tumayo po tayong lahat. Now everybody with great pride and pleasure would like to introduce to you the main reasons that we are all gathered here this afternoon celebrating their friendship, love, and marriage. So I'd like to request everyone to please focus your attention at the main aisle as we all welcome the new Mr. and Mrs. Emmer Obleopas. Ladies and gentlemen, the new Mr. and Mrs. Obleopas, here is Emmer and Margaret. It's beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful. Standing right behind you. Beautiful love. Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in inside your heart, beautiful, my love, beautiful. From this day on, they're no longer two individuals, but now one heart, one soul, because they are now the new Mr. and Mrs. Obleopas. So once again, a nice hand for Emmer and Margaret. It's beautiful love. Now I would like to request everybody to please remain still, remain standing as we open the celebration with a prayer and a blessing as well. So I'd like to request all of you to please bow down your heads and let us all feel the presence of our dear Lord. Lord God, love has been your richest gift to us, and today we celebrate the love and the life of our dearest Emmer and Margaret, and of course their family and friends as well. Please bless them, bless everyone who is here to witness and celebrate their very special day. And please bless the food that we're about to partake, and this is all we ask in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Thank you so much. You may now take your seats, everyone. And for you guys, Emmer and Margaret, alam ko pagod kayo, but I will ask you to stand up again and face each other. Okay? Gusto ko magharapan kayong dalawa. So a while ago, ladies and gentlemen, during the wedding rites of our groom and bride, most of you witnessed the groom kissing his bride for the very first time. So, syempre, moment lang yun ni Emmer. Bibigyan din natin ng moment si Margaret. So, this time, we will witness the bride kissing her groom. So, ready, Margaret? Okay, when I start counting, kiss your husband. Oh, wait lang, Margaret! Wait lang! Relax, chill! Okay? Alright, ready, Margaret, Mrs. In 10, go! 10, 9, 8, 7. Samantalahin mo, Emmer. Yakapin mo na mahigpit. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Di pa ako tapos. 5, 4, 3, 2, 1. Palapakan naman natin, Emmer and Margaret. Gustong-gusto ni Emmer ang mga pangyayari. Thank you so much. Now, guys, I want you to take the dance floor, and we will start right away with your wedding tradition. So, ladies and gentlemen, as we move on with the celebration of love and marriage of our groom and bride, let's all witness the royal dance, or the first dance of Mr. and Mrs. Obleopas. And music, please. I can't help falling.
This is Sir Emmer. All right, thank you so much. Requesting everybody now to settle down, take your seats, including you guys. And now, everybody, as we move on with the next part of the celebration for the Groom and Bride, I will now pass the microphone to my co-host this afternoon. So everybody, please do enjoy the rest of the celebration. Here is Miss Cheska. Thank you, Miss Susie. A very good afternoon, and of course, congratulations again to our bride and groom. Hingi naman po ako ng mga malalamasig bagong palakpakan sa ating mga guests ngayon. I mean, not every one, and not every dinner reception that we go to, we'd be entertained by the bride and groom themselves. Tama po ba? Diba? Napaka-exciting naman ang araw. Ayan, don't worry. At this portion, syempre, bibigyan natin kayo ng time to have a breather. Once again, of course, thank you for choosing Ordineta Garden Resort, letting us partake in your wonderful occasion. All right. So at this juncture, I believe with the, of course, program that we have, meron po tayo mga inatasan ba or mga ni-requestan na magbigay ng kanilang well wishes sa ating bride and groom this evening. So if I call your name,
please come forward. I'd like to ask Miss Melissa Joy Mazon Colcol for her well wish or for her message to the bride and groom. Miss Melissa, if you can join us, please. Mahaba daw po ang expect ni bride. Mga nobela po ito. Joke lang. Ayan. Ma'am, okay? Yes. Yes, she came well prepared. Ayan. So good afternoon po sa ating lahat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung best friend ni Mags. So magkaklase po kami since high school, second year, pero naging mag-best friends kami nung college na. Okay, so ako po yung personal and front seat, kumbaga, ng lahat ng mga big events ng buhay ni Mags. So ako po yung nakakaalam din ng lahat. Lahat ng mga sikreto niya na mga tipong siguro kahit hindi pa alam ni Emmer. May mga bagay na hindi alam si Emmer na alam ko na hindi pa siguro nasasabi or hindi nasasabihin. Ayan, so na-witness ko po sa mga hindi nakakaalam kung kinikilig si Mags ngayon kay Emmer, mas maraming babae ang kinilig kay Mags before. Kung alam nyo lang. Diba? Iba pa yung mga nag-attempt na pakiligin siya na lalaki naman, ganun. So, na-witness ko po lahat ng yun. Na-witness ko kung sino yung mga nag-try at nag-fail para iwin yung heart ni Mags. So, alam ko lahat, kilala ko silang lahat. Pero ang nakaka-amaze lang, kasi nung si Emmer na yung dumating, yun na yung hindi ko alam. yun yung hindi ko alam, yun yung hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, alam niya kukontra ako, parang gano'n. Hindi ko na i-disclose, parang gano'n eh. Di ba, alip, bati naman na tayo, Emmer. Ayun, so, message ko kay Emmer. Emmer, ikaw yung bukod-tanging pinagpala na sa puso ni Mags. Ikaw yung talagang naka-win over sa kanya. And sana alam mo kung gano'n ka ka-blessed sa kanya, kung gano'n siya talagang, alam mo yon, walang nag-akala talaga kung nakilala mo or kung babalikan natin yung mga times na siguro since high school, walang mag-aakala po na dadating yung time na ikakasal si Mags. Kaya sinasabi ko sa'yo, ikaw yung super, kumbaga bukod tayong pinagpala, ikaw yung blessed, na blessed sa kanya. And nagpapasalamat ako kasi alam mo naman na siguro kung gaano ka siraulo yan most of the time, pero napapatino mo siya. And alam ko naman na kahit na hindi pa tayo ganun na nakapag-usap, yung mga times na nakapag-usap tayo, when it comes to sa kanya, talagang sobrang ano naman, sobrang nakikita ko na alagaan mo talaga siya, ganun. And kay Mags, Madam, alam ko na sobrang saya mo ngayon. Yes, di ba? So, kumbaga, parehas na tayo ngayon na nag-move forward sa ano, parehas na tayong may kasal, ganyan, di ba? So, ayun, sabay tayong naging engineer, sabay tayong ano, work, tapos ngayon naman, ayan, kasal ka na din. Moving forward na sa buhay. And nagpapasalamat ako dahil dun sa mga times na yon, sa mga major events ng buhay mo, eh ako yung nandun, ako yung naka-witness nung lahat ng yan. Kaya thank you, and alam ko naman na love na love nyo yung isa't isa. Ang message ko sa inyong dalawa is welcome sa married life, di ba? Sana maging okay yung relationship ninyo. I pray na kumbaga, i-welcome nyo tong buhay na to na punong-puno ng excitement, thrill, and love. And eventually, marirealize nyo rin, since parang sa amin din na lagi nilang sinasabi, ang buhay mag-asawa, para bang magulo yan, parang ganun. Pero alam ko na hindi magiging magulo sa inyo, kasi alam ko na prepared kayo na pasukin tong buhay na to. And ito yung buhay na kung saan naayos na eventually tong mga buhay natin, kasi magkasama na kayo, di ba? Ayun, so ang sa akin lang, I pray na basta patuloy rin kayong mag-pray kay Lord, for as long as the relationship, ang center niya si God. Magka-problema man yan, magkaroon man kayo ng mga trials, pagsubok, ganyan, I know na malalagpasan nyo yon through the blessing of our Lord Jesus Christ, no? And
Last message, one special request, pakibilis-bilisan na magkaroon ng kabatch ang baby ko para naman magkakabatch sila at maging mag-best friend din eventually. Okay, Emmer? Go, go, go! Push, push, push! Ayun, so, thank you! Thank you! Palakpakan naman po natin si Miss Melissa. Alright. So, siguro nga talaga kaya hindi nag-succeed yung mga nanligaw kay Ma'am Mags before is because si Sir Emmer yung nakatadhana for her. Tama po ba? Diba? Yun yung tinatawag nilang God's perfect time. The God kind of love that you both share today. Such an inspiration. Moving on. Okay, thank you, Ma'am Mel. Now, we'd like to call Mr. Romulo Obliopas. Mrs. Romula Obliopas for her message to our bride and groom. Mother, of course, ni Emmer, Mommy. Tuwa si Mommy kanina nung sumasayaw kayo eh. Maupay nga kulop sa aton nga tanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Actually, si Mags lang naman ang ipinakilala sa akin ni Emmer na girlfriend niya. Oo. Yun po, totoo po yun. Sabi ko nga kay Mags, ikaw lang. Hindi, sabi ni Emmer, pang lima daw ako. Sabi ko, wala akong alam dyan. Si Mags lang talaga yung pinakilala sa akin ni Emmer. Tapos nung sinabi niya sa akin, bakit sabi ko, seryoso ka na ba dyan? Sabi ko, yes, of course. Oo, yes na yes talaga siya. So, ganun po yun. And thank you for this opportunity. Salamat, Mags, for loving my son. I hope, Emmer, ganun din ang love mo kay Mags. At nakita ko po yun sa pamilya ni Mags. Kasi po, we're strangers in this place. Pero, feel po namin na pamilya sa pag-aaruga ni Tonang. Hindi lang binusog yung mga puso namin, ay yung mga tiyan pala, kundi pati yung mga puso namin. Thank you very much for cooking for us. Also for the opportunity, I'll grab this opportunity for thanking the whole Devera and Itrata family, lalo na kay Lola Idot, kay Nona. Siya po yung nag-house sa amin ngayon. At saka, Nanay Betty. Oo. Yes. O, kasi kung wala ka, wala din si Mags. Ano po? Sina Lola Cedes, salamat po for inviting us. And of course, yun po, na-feel ko lang na pamilya din po kami dito. Kahit sa malayong lugar, we feel at home. Thank you very much. Thank you. Sa inyo, basta, love. Huwag malawalan ng respeto sa isa't isa. Yan lang. Ayan, palakpakan naman po natin si Mommy Romula. See, the venue is filled with so much love today. Nararamdaman niyo po ba yon, ladies and gentlemen? Diba? My gosh. Weddings aren't just bringing two people that are in love together. It's bringing families together as well. Alright, so without further ado, from the bride side naman, we'd like to ask a message from Mommy Dearest. Mommy Dearest Encarnacion De Vera. Mommy, message po. Mic test. Naimbag nga rabi eh. Malimpay lang gayam. Good evening sa English. Good afternoon sa Bicol. Ano? Diyos maray na hapon sa Gabos, sa Kabikulan, Awan Labas, Ilocano, sa Bisaya, anuman, na yung maupay na hapon. Alam niyo po, ito si Mag, sa totoo lang, hindi ko na-expect na darating kami sa ganito. Hindi ako iyak. Pipigilan ko talaga umiyak.
Kasi nung during the college days niya, actually before graduation ng high school, hindi ko talaga ako nag-attend ng graduation niya ng high school hanggang sa college. Eh, kasi ayaw ko nang ano niya noon na hindi siya girl na tunay. Sa totoo lang, Emer, sabihin ko na to sa'yo, ilang babae ang pinakilala niya sa amin? So, sabi ng ama, nasa kanya yon kung saan siya masaya. Ang sabi niya, saan kaya nagmana ito? Sabi ko, wala sa pamilya namin ng ganyan. Pero ako noon, tumboyes din, pero hindi ako nagganyan. Hindi ako umabot sa stage na manligaw ako ng girl. So, here comes the time. Graduating siguro, o third year college siya. Sabi niya sa akin, anong year na yon? Fifth year. Sabi niya sa akin, Mama, pwede ba akong magpaligaw ng boy? Nagulat ako. Bakit? Sabi niya, mayroon sa akin ng liligaw. Actually, si Pastor yata yun, o kung sino man yun. Sabi naman ito ni Tyson, akala ko ba kuya ka? Ah, yan. So, sabi ko sa kanya, magre-review ka pa. Baka mamaya hindi yan maging inspirasyon, baka distraction or whatever. Sabi niya, kaya-kayanin ko. Sabi ko, nasa pagdadala niyo yan. So, yun, sige, supportahan ta ka. Sabi ko lang, hanggang sa nag-review, ang unang-unang balita sa akin nag-review, ay nakapasa sila si Joy. Dita-dita, REE na kami. Pero ang hardship na dinanas talaga, hindi ko na maikwento. Maraming paghihirap ng ginabuti namin. Lalo pat mayroon kang akong special child. Yan. Pumasa siya sa scholarship ng San Miguel Corporation dahil dyan sa kapatid niyang bunso. So again, Emer, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Actually, hindi ko sila hinamon na pakasalan ng anak ko. Sabi ko kay Madam, no need to wedding ceremony. Pwede naman ang civil to minimize expenses. Kung tutusin, babae kami. Pwede kami mag-demand ng kahit ano. Pero iniisip ko rin yung gastos nila. So, salamat pa rin sa parents. Welcome sa aming pamilya rin, sa binalonan. At sa Emer, ayokong mabalitaan na paiyakin mo yung anak ko. Oras na makita ko yan na umiiyak. Ah, isusuli kita sa nanay mo. Ha? Panumpaan mo yan. At ikaw naman, Margaret. Mahalin mo siya. Pag oras na inaway ka niyan, sabi mo lang sa akin. Bubuntaling ko yan. Yun lang. Again, congratulations. Huwag muna kayo mag-anak. Mag-ipon muna kayo. At marami na akong apo. Lima na yan. Ah, okay, good luck. Good. Best wishes and congratulations. Okay. Palakpakan naman po natin si Mommy. Mommy Incarnation. Di ba? May backup na si Sir Emer. Karga kita, sabi ni Mommy. Okay. Siyempre, kung nakarinig tayo ng well wish or message from the Mommy Dearest, labas naman natin ang message ng natatanging father ni Bride, Sir Rodrigo De Vera. Magandang hapon po sa inyong lahat ng mga bisita. Lalong-lalo na yung mga ninang at ninong, mga abay. Si Mangga at saka si Emer ay magsasama na kung magkasano kasal na. Kaya ang masasabi ko lang sa kanila, good luck and good wishes. Sabi na good luck na eh. Ay, yun na lang. Anong gusto mong sabihin? Sabi ko na eh.
Oh, sige, ganyan na lang ang sasabihin ko, very short only. Thank you. Thank you, Daddy Rodrigo. Ay, kiss daw po with them. Ayan, palakpakan naman po natin si Daddy Rodrigo. Short but meaningful nonetheless. Ayan. Thank you, of course. Ito may nakita kung may hinihingin pa kaya kayo ng isang message pa. Diba? May, ewan ko nasabihan ba ito na magme-message siya? So, surprise pala. We'd like to call on stage Miss Genovita Betty De Vera for a short message for our bride and groom. Ay, ready, ready. Gusto ko yan. Ano ang sasabihin ko? Ano? Margarita saka Elmer. Pagmahalang kayong dalawa, wala nang ano, away-away. Saka ano, ayos? Ay, nako! Advance ka na eh. Ayun na lang. Wala akong masabi. Basta magmahalang kayong dalawa, wala na. Tapos na, ha? Sige, walang away-away. Basta pasinsa lahat, ha? Wala akong maririnig dyan. Ayaw ko nang mag-away kayo. Talaga, galit na galit ako. Palakpakan naman po natin si Mommy Betty. Thank you po, ma'am. Talagang puno-puno ng pagmamahal ang venue na to. You are so much loved, ano? Talagang from your family and friends, this is such a joyous occasion. God bless you both and your families. All right, so I think, of course, now soup is being served, of course, to our guests, presented to by, of course, you know, Urdaneta Garden Resort. At this juncture, we'll be having a picture-taking po. Okay, as I call you by group, please approach us here on stage with the bride and groom, pictorial po. After which, you can proceed to the buffet table at the back for our sumptuous dinner tonight. Okay po ba yun? Alright, so samahan na lang ng music while everything is going on. So at this point, I'd like to call the bride's family to join us on stage for a pictorial. The bride's family po. Bride's family, siblings po nila, mom and dad, of course. Please join us here in front. Ah,
ko na rin ang aking tanging hinihili. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. Talikuran po. Yes. All right. So, if I can ask Miss Marge and of course Sir Emmer to please remove one shoe. Isang shoe lang. For me, yan. Isa lang. Tag-isa lang. Kaya siya shoe game. Okay? Tag-isa kayo. Magpapalitan kayo ng shoe. All right. So, ma'am, sir, puna lang po tayo dito sa harap. Palakpakan lang po natin si bride and groom for being a good sport. Kasi this is something more, not so much of a revealing game, but it's sort of like a laglagan game, if I may say so myself. So, shoe game, in a sense, it's called parang most likely game. So, kung sa tingin nila, I will be asking a couple of questions, duly approved earlier, if I'm not mistaken, na-review na siya kanina. So, sasagutin nyo lang. So, whoever you think is doing, for example, sinong mas malakas humilik, mga ganyan. So, itataas nyo, o, diba? Kung sino ba. So, specific respective shoe of each other. Kung sino sa tingin nila yung ganon. Kung dito natin makikita kung talagang kakilala na ba ng bride and groom ang isa't isa. Palakpakan naman po natin sila muli. Okay? Itong shoe game natin. This is very entertaining, o, diba? Sa tingin natin, maglalaglagan ba sila? Or playing safe ba? O showbiz? Mga ganyan. Okay. First question. Sino ang may pinakamalupet na singing voice sa loob ng shower? Sino? Wait lang, i-release. Magtaano ako. In 1, 2, 3, okay? In 1, 2, 3, sino ang may pinakamalupet na singing voice sa loob ng shower? In 3, 2, why? Ay, si ma'am. According to Sir Emmer, kayong dalawa daw. Kasi sa tingin ko, lahat tayo gumagaling kumanta basta nasa shower. Tama ba? Tama ako. Ay, hindi siya kumakanta. Mas malalaman mo na siguro through the years that you'll be spending together, for sure. Alright, next question. Who proposed? In 3, 2, 1, who proposed? Ay! Gusto ko malawa ng story na yan. Paki-clear nga, Miss Marge. Sino talaga nag
propose? Ako. Eh, bakit sabi ni Sir Emmer siya? Kasi gusto ko talaga magpakasal. Ay, ganyan talaga. Ano ba? Anong sagot ni Sir? Iba lang kasi yung way ko. Wow, ano ba bang way yun, Sir? Alam niya na yan. Ayan, palakpakan naman natin. At least ang nakikita dito is that you both knew each other, knew na talagang gusto niyo na pakasalan ng isa't isa. Tama ba? Talagang si Ma'am naman, talagang gusto ko yung fighting spirit ni Ma'am. Pag gusto mo nang pakasalan, mag-propose ka na. Huwag ka na maghihintay. Si Mami, oh. Yung gandang kilay niya, nagkasablong ng ganun. Sorry, Mami. Okay, next. Ah, ito. Ito, medyo issue yata ito kasi may narinig akong ano dito kanina. Who will want kids first? Who will want kids first? Ah, tama! O, diba? Pala talagang alam si Sir Emmer. Mga ilan po ba, Sir? Mga isang basketball team? Dalawa lang. Dalawang triplets. Ay, dalawang triplets. Dalawang triplets, ma'am. Okay daw po. Parang hindi ko kaya yun, ha? Triplets, dalawa, ha? So, ilan yun? Anim. Tama ba? Okay. Next. Sino ang mas antukin? Sino ang mas antukin? Sir Emmer daw. Kayo po ba yung natatawag nating strike anywhere? Yung mahiga lang sa may bus, tulog na? Nakakaingit yung mga ganun, no? Ano po, ma'am? Papa. Mapasandal. Mapasandal. Mapasandal pala si Sir Emmer. Okay, next question. Ah, who controls the credit cards? Who controls the credit cards? Kanya-kanya talaga silang sagot. Ano ba talaga? Ipaglaban. Ipaglaban. Skate si ano daw, si Emmer daw, ma'am. Ako dapat eh. Ayan. Kaso wala kami credit card. Yun lang. Palitan natin, debit card. Debit card, si ma'am daw. So, ganun. Ah, wow, ayan. Nag-change siya ng ano, sagot si Sir Emmer. Kayo na daw po, ma'am, mag-ahawak ng debit card. Moving forward. Yes, iba-iba pag credit card, mahirap nga naman. Kaskas ka ng kaskas, di mo alam. Ay, malulula ka dun sa monthly bill ninyo. Diba? Sabi nga nila, dahil kasal na kayo, what's mine is yours. What's yours is mine. Tama ba? Hindi rin? What's mine is mine. What's his is all mine. Yes! What's mine is mine. What's his is also mine. Sabi ni Ma'am Marge. Gusto all mine. Gusto ko yan. Okay. Next. Ah. Who is more likely to make the bedroom floor their personal laundry basket? In short, makalat. Ay! Si Sir Emmer daw po. Agree po, sir? 99.99%. Ayan, 99.9%. 200%! 200% si Sir Emmer daw pinakamakala. Ayan, di ba, I'm sure, yan yung mga little quirks na you'll have to live with each other, but generally speaking, in a few years to come, talagang maano rin, di ba? You'll learn to compromise, sabi nga nila. Alright, next. Who is more likely to start an argument? Who is more likely to start an argument? Ay, agree naman kayo, ma'am, kasi ang sagot ni Sir Emmer kayo daw po eh. Tama po ba? Medyo. Medyo. Ano bang madalas pinag-aawayan ninyo? Matanong ko lang. Gusto ko na susunod ako eh. Kung malimbawa, ano ganun ba? Mga, saan tayo kakain? Ganun, ikaw ang nasusunod. Oo, tas yung order. Kahit ano na, dapat may ganun. Kahit parang ganun. Si Mom talaga. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Tama ba, sir? Tama ba? Tama ba? Naririnig ko dyan? Happy wife, happy life. Siyempre, pag masaya si Mrs., hindi siya aawayin ni Mr. Parang ganun. Nag-agree yung mga friends niyo doon, no? Pero si Mami parang hindi agree. Nakaganto na yung shoulders niya. Okay. Next, moving on. Sino ang mas nervyoso or nerviosa? Sino ang mas nervyoso? In 3, 2, 1. Kayo daw, ma'am. Bakit? Ano ba? May dahilan pa ba? Maraming maging, oh, yun, kaw din ang sagot niya.
Madalas ako, pero pwede din siya. Para patas. Para patas. Di ba, at least now you're together, di ba? Meron na yung tinatawag nating ano na, parang panatag na kayo dahil you're together. So, hopefully, of course, mabawasan yung pagiging nervous ni ma'am. Huwag lang laging nagkakape para hindi na-trigger. Okay. Next, who is more romantic? Who is more romantic? Si ma'am talaga, pinaglalaban talaga. Ako! Bakit ikaw? Kasi ako din yung mas sweet eh. Ako mas nakakaisip ng nagpapakilig sa kanya. Oh, wow! Ano ba nagpapakilig kay Sir Emmer? Sa kanila na lang daw yun. Si ma'am daw ang most romantic. Okay. Last two natin, ha? Sino ang mas makakalimutin? Ay! Sir Emmer. Sino ang makakalimutin? Ano bang madalas makalimutan ni Sir Emmer? Yung eyeglass niya. Yung eyeglass? Totoo ba, sir? Mahirap kasi. Ako din, I wear eyeglasses also. Madalas talaga nakakalimutan yan kung saan-saan. Ako, naiwan ko yung akin din today. Kaya ano kita dyan? Sagot kita dyan, sir. Okay. Ah, ito. Ay, parang ano na tong game na to? Ay, yung question. Sino ang tagasimot ng pagkain? Sino ang tagasimot ng pagkain? So, Ma'am Marge, lahat ng ino-order mo, inuubos naman eh, sir. Halata naman sa katawan. At least, di ba? Di ba pwedeng napipilitan lang? Ay, napipilitan lang daw si sir. Sayang daw yung budget. Sayang. Tama naman, maraming nagugutom. Huwag daw sasayangin ng food. Tignan niyo ako. Hindi ako nagsasayang ng food. Hindi ba obvious? Joke lang. Palakpakan naman po natin ang ating bride and groom. And this ends our shoe game. Ayan, sir, baka pwedeng tulungan natin ano, si ma'am magsuot ng kanyang shoes. Okay, so at this point, syempre mamumove on na tayo sa ating mga wedding traditions. Ika nga. Ayan. I'll need assistance from Ordineta Garden Resort. Yeah, thank you so much. So, ma'am, sir, dito naman po tayo. Of course, as per tradition, in any wedding event in the world, hindi nawawala ang cake, any celebration and all. So, at this point, punta tayo dito sa ating cake, ma'am, sir, if you can join me from UGR, if you can help us as well. It represents a lot of things, lalo sa married life, di ba? Yung pagbibake pa lang ng cake, the sweet things that you encounter in it, but most likely, it the hardships and all. So it's a more of a representation of the bountiful life ahead for Emmer and Marge. Okay? So sir, ma'am, magpabibilang po tayo ha, para ma-slice na po nila together, of course, as one. In 3, 2, 1, please slice the cake. Palakpakan naman po natin si bride and groom. Ayan. Siyempre, kaakibat nito is of course yung tinatawag nilang subuan portion. Sabi nila, kung sino daw yung may pinaka mas malaking isusubo sa kanyang partner, mas malaki yung pagmamahal. Kaya kung ako sa inyo, kainin ko yung buong cake. Sakla. Subo na yung buong cake. Kung sino daw yung may mas malaki, ma'am. Tama na daw. Ayan. Move po tayo dito, ma'am, sa gitna. Ulit. Ma'am, sir, ayan. Who's ready to eat cake? For a bountiful life together, of course, to Sir Emmer and Ma'am Marge. Palakpakan naman po natin sila. Thank you. Ayan. Masarap. Ay, may second na subo. Yay! Palakpakan ulit, ladies and gentlemen. Ay, ubusin talaga. Hindi talaga sila nagsasayang. I can attest to that already. Hindi talaga sila nagsayang. Ay, oh. Tatakpan. Na-shy na siya. Okay, thank you so much. Okay. So at this point, of course, mag-move on tayo sa wine. Wine toasting. So if I could ask everyone to please, of course,
Okay, if I can ask everyone to please refill their glasses, and if you can please stand up for our traditional wedding toast. Samahan naman po natin ang ating bride and groom. Of course, with this, binulungan ako kanina ni bride. We'd like to hear a toast message from Miss Marites De Vera. Miss Marites. Palakpakan naman po natin si ma'am para bigyan ng lakas ang loob. Sorry, hindi niya siya na-inform kanina. So, surprise! Joke lang. Saan si ma'am Marites? Asan po si ma'am? Ayun. Yes. Ha? Ay, sir, baso po ni ma'am. Okay. Ay, ito na lang. Ma'am Marites, okay. If you could ask everyone to please rise and of course raise their glasses, okay? So, magbi-message muna ako. So, sa mga hindi po nakakilala, ako po yung panganay na anak ni na Mama Anton and Papa Rudy. So, ako yung panganay, ako yung pinakamaliit, pinakamaganda daw. Tiyos! Sige. Message, so, ayan, pinasok niyo na yung buhay mag-asawa. So, una sa lahat, maraming salamat sa mga support. Especially, alam mo na yun kung ano yung mga support na yun. Kahit na nagkapamilya na ako, nandiyan ka pa rin lagi kay Nehmer. Tsaka, sana huwag kayong magbago. So, patuloy pa rin yung support sa bawat isa. Especially sa mga kapatid natin na alam mo naman pasabay. So, sa mga darating na challenges, sabi nga nila hindi mahirap magkaroon ng pamilya. So, planuhin nyo lahat. Kasi yung alam mo naman sa amin, hindi na plano ng mabuti. Pero later on, mag-move forward pa rin. So, let us focus kung ano yung tama. At huwag niyong kalilimutan yung love. Okay? Tsaka yung trust especially. So, kung may mga problema, sabi nga ni Father, pag-usapan. Totoo yun sabihin. Huwag matutulog hanggang di nag-uusap. Yun yung sabi nila. Pero totoo yun. So, for the bride and groom, Margaret and Emmer, let's have a toast. Cheers for the newlywed. And good luck for their future. Love you. Cheers! Thank you, ma'am. Thank you po. All right. Cheers, of course, to the bride and groom. Now, at this juncture, I'd like to ask, ayan, punta naman po tayo sa Dove release. Pero just to inform the bride and groom, hindi na po natin i-release yung Dove. Pagkikisin na lang po natin siya. So, you'll be, once I count to three, pagkikisin po natin, of course, sasabayan nyo din ng kiss. Diba? Unfair naman kay Doves. Sasabayan nyo din ng kiss. Pero i-erase po natin, i-erase lang for picture purposes. Is that okay? Ha? Umiiwas? Umiiwas siya. Kaya yan. Okay. So, syempre, pag nag-kiss yung Dove, magkikiss din si bride and groom. Tama? Sabayan nyo ako, ha? Alright? Magbabilang tayo ng 10 seconds ulit. 10 seconds. Alright? In 10! Okay, kiss na po. Kiss. Pagkissin po natin, mga ayaw nila. Chooses. Ayan. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Ano ulit? 2? 2.5! 1! Alright! Ipa-erase po natin. Erase for the picture. Erase lang. Ayan, palakpakan naman po natin. Of course, Margaret and Emmer. Palakpakan. Thank you so much. Ayan, sir, pakuha na lang po. Baka lumipad. Magkagalit po yata yung Dove natin. Joke na. Ha? Nag-kiss sila? Oh, nag-kiss daw sila. Hindi nyo lang nakita kasi shy pa kayo yung ano. Kailangan lang nila ng motivation. Kaya gano'n. Okay. So, moving on na po tayo. I know everyone's full and everything. So, ito na yung chance natin na yagyugin yung mga kinain natin kanina, no? Pasko pa naman, marami tayong mga naipon. So, at this point, of course, we'll go on with the traditional singles game. First, we're gonna have the garter throw.
Alright, garter throw. But syempre, paano tayo mag-garter throw kung wala yung garter? Diba? Asan ba yung garter, ma'am? And dyan, syempre, sino ba bang naatasang mag-retrieve ng garter kundi si groom? Si Sir Emmer. Okay, so ma'am, upo muna kayo dyan. Pa-ready po ng song? Sir Emmer, samahan po mo ko dito. Alright, so music, maestro! May request si ma'am eh. Magtatam, sasabihan niya sa akin kung approve ba yung performance ni sir. Dance na lang po para makuha. Dance. Ay. Woo! Palakpakan naman po natin si Sir Emmer para magkaroon ng konting lakas ng loob. Oh! Approve po ba ma'am Marge? Approve? Approve! Palakpakan naman natin si Sir Emmer. Alright. Of course, you will put your head under the gown. Medyo mahirap po kasi hanapin yung garter. Palakpakan natin si Sir Emmer na retrieve niya yung garter. Okay. So of course, ayan, mag-aano tayo sa ating singles game. But I'm thinking of a sort of a twist. So if you can help me out, of course, na i-wave through yung mga singles natin. So unahin natin ang gentleman na lang. Magtawag po tayo, sir. Mark, Ryan, Jero, Peter. Joseph, bakit umalis sila Charles, si Aldous, si Carlo? Ba't sila umalis? Ba't kayo umalis? Ha? May photo booth daw. Hindi, eh, sila Joy yung nandun eh. Ah, Mark, Joseph, Ryan, Jero, Peter. Huwag na daw si Tyson, sabi ni ate. Aldous! Ano bang gagawin? It ain't my fault you came and looking like that. You just made me trip, fall and land on your lap. Something bad boy smooth, body hotter than a sun. I don't mean to be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now, miss me with that, what's your name? Your side right now, it's out of time. I just called an Uber and it's out of time. Oh my God, what is this? Want you all in my business, the V.I.N.C. Charles, tsaka si, you know, Carlo. Alright, ating mga bachelors, dito lang po tayo sa side. Okay na po ba to? Asan si Charles? Saan si Carlo? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six bachelors in front. Okay na po, sir? Okay, ma'am. Tulungan niyo naman po kami sa bachelorette, mga single ladies. Okay, so single ladies, the birthday girl, Jessica Bianca de Vera. Ma'am Jessica? Today is her birthday. Dito lang po tayo sa side, okay? Nikki B. Flora. Happy birthday. Happy birthday to you. Grace. Eka. Ayan, okay. Alright, so gather lang po tayo dito ating mga bachelors and bachelorettes. So i-explain ko po yung mechanics ng game in just a few minutes. At this point, we'd like to hear of course a message from the bride, Ma'am Margaret. Your message po. Meron pa pala. Ay, meron pa po. Ate Neneng, asan ka na? Hindi kita nakikita. Nagtago. Nang.
Nanggi sabong. Ate Jan. Huwag ka dyan. Dito ka. Christian, ako na magtatawag sa'yo. Pengot, huwag ka magtago dyan. Moogs, ay, Lovely. Lovely. Tony, ka, Tito Carl. Ay, asa na? Magdamo. Oh. Pinatayo kayo diyan kasi mamaya pa ako magtotos ng bouquet. Gusto ko lang magpasalamat muna sa mga tumulong sa akin, sa amin ni Emmer sa pag-prepare nitong wedding, yung super hands-on, si Ate ko din. Si Carol, yung pinsan ko, nagumawa lahat ng mga bulaklak natin lahat. Si Mama, kung may makakalimutan ako sorry na lang muna. Si Papa, si Mama, kahit ayaw pa niya talagang mag-asawa ako. Pero since gusto ko na, wala na siyang magagawa, nandito na ako. Yun. Si Papa, alam niya na yun. Donna Idot, yung tumulong sa akin, sa lahat, na nagbigay ng open house niya para ma-accommodate lahat ng families, both sides, ng friends, lahat-lahat. Si Nanay, nandyan lang lagi na nagpapatawa. Kahit anong araw, kahit anong oras, talaga malulungkot sa bahay. Si Ate Matit, kahit buntis nang di ko alam na buntis ka, tapos siya lahat yung pinaggawa ko, lahat. Galing pa siyang Bicol, tapos okay lang sa kanya na ako matit. Sa kagustuhan ko talaga maging kompleto kami ngayon. Itong kasal na to, pangarap para sa akin. Gusto kong makita sila mama ko. Na umaten ng kasal ng anak nila sa simbahan. Yung mga kapatid ko, yung relatives ko, si Tita Mama kahit hindi nakapunta, si Tita Bamba, andyan lang sila lagi para tumulong sa akin. Sa lahat, kahit nung nag-aaral pa ako, gusto kong i-take tong opportunity na to para pasalamatan silang lahat. Sa lahat ng pumunta, Lola Cedes, Lola Marie, salamat po sa pagsusuporta din sa amin. Pagkakatok si nanay sa gate nyo, yung aso yung sasalubong. Kukuha ng bigas, ng mga ulam. Naiiyakan ko lagi. Asan siya? Asan? Andyan pa rin siya hanggang sa ngayong araw. At alam ko, andyan pa rin siya kahit matapos to. Sa inyong lahat, thank you very much. Kasi nandito kayo sa amin. Mahalagang araw ni Emmer. Pero thank you talaga. Thank you so much. I love you all. Sa Tribu Lakay, ano pa, DMC, IPSU, Mama Angelo, Sir Apolinar, yung kinukulit niyo ako. Si Sir Merong, na laging pang magdi-discuss sa akin, sa amin. Nire-remind ako mag-asawa ng maaga. Yun talaga yun. Ito na yun. Mama Angelo, thank you. Sa pagpapalaki kay Emmer ng super, super, super bait na anak.
man makita, pero nakikita ko. Yun na yun. Sa mga chikiting, nakasisweet. Mga pamangkin ko, ang dami na. Kung ibibless man kami, thank you. Thank you, guys. I love you all. Ikaw na din mag-thank you. Naiyak din ako eh. Bale, friends, yung parents ko po, sila yung... Sila talaga yung model ko. And wait lang, mga 1 minute. Yung father ko kasi, nakita ko kung paano niya minahal yung nanay ko. Ang lagi niyang pinapakita sa akin is pagrespeto sa mga babae. Meron tayong kakulitan bilang mga lalaki. Pero syempre, nasa loob pa rin natin yung respeto sa mga babae. I hope na ma-impart ko din yun sa mga kaibigan ko. Thank you, Kuya Oyek, Petrato Shots. Sa mga kaibigan ko sa high school, abangan nyo to ah, pati sa college. Yung mga family ko, Adria Sula at Obleopas, I'm sorry, hindi ko kayo personally na-invite. Sa mga hindi nagpunta, thank you pa din ah. Kasi nakadalawang rounds yung iba. UGR, thank you din po. Sila Kuya Oyek po talaga, tsaka sila Mami Marl, the best, yung nag-take sa amin ng mga photographs and then ng makeup. Very ang hardworking nila ng mga tao. Ang masasabi ko lang, dapat matuto din kayo mag-say no sa mga customers nyo para maalagaan nyo din yung mga health nyo. Okay. Sa mga kaibigan ko na galing pa ng summer, bumiyahe, pumunta dito, sila, yung pinsa ko sila, Kuya Junicio, kakauwi lang. Uy, wag na kayo umiyak. Ito, mga kaibigan ko ito, mga siguro 3/4 kilala ko sa kanila, pero, hi! Ang bait nyo naman sa akin. Ano pa ba? Hindi ko pa nasabi. Yun yung sisipag ng UGR. Yan talaga yung pinaka nakikita kong gustong-gusto kong pasalamatan. Yung mga masisipag ng mga tao. And of course, Mama Tona and Daddy, Tatay, Rudy. Thank you sa pagtanggap sa akin, kay Nanay, kay Nona Idot. Thank you po. Thank you sa family ni Max. Thank you po. Palakpak na naman po natin si Miss Margaret and Sister Emma. Ayan, wala na akong masabi. Ayan, Ma'am Marge, balik... Balik na po tayo dito. Ayan, no dry eye in the room talaga. Filled with love. Ayan, don't worry. Ganyan talaga. Ay. So at this point, of course, we'll be moving on with the traditional singles game. So if I could ask, of course, the girls, the ladies, to please form a circle. Circle po. Circle po tayo. Sir, music. Circle po, ayan. Ganyan. So, ready na po ba? It's a simple pass the bouquet and pass the garter game, simultaneous. Okay? Ready, maestro? Set? Go! Pass na po. Pag nag-stop yung music, kung sino po may hawak ng bouquet at ng garter, out na po. Okay? Ay, gusto nilang
yan, ha? Okay, pakitaas po ang bouquet at garter. Okay, out na po. Pakipasa na lang po kung sino yung katabi. Okay, compress po tayo, compress. Okay, music. Alright, out na po tayo, sir, ma'am. Okay. Alright, tuloy-tuloy po tayo. I-pass the bouquet, pass the garter. Until further notice, ha. Malay mo mag-change yung mind ko kung sino yung may hawak na last. Siya na pala yung next bride and groom. Okay. Alright, sino po may hawak? Okay, ma'am, sir, wait, wait. Kayo na po ang next bride at groom. Bakit? Ay, naawin talaga ako ni ma'am. Bakit po? Harmless po. Saan si sir, sir? Kayo na po kayo dito. Picture po with them. Picture. Palapakan naman po natin ang ating next bride and groom. Ano pangalan ni sir? Ano pangalan ni sir? Jero po. Jero. Jero. Palapakan naman natin si Sir Jero and of course si ma'am. Ma'am Erica and Sir Jero, palakpakan natin ang ating next bride and groom. Okay. Picture, picture daw po muna kayo, sir. Ayan, syempre. Ready? Okay, all smiles for the camera. Alright. Siyempre, okay. Sir, hindi pa tayo tapos. Kasi kinuha ni Sir Emmer yung garter kanina. So, kailangan po ibalik, ma'am. I don't set the rules. Joke. So, sir, Sir Jero, if you may. Ay, sa akin. Hindi po, dito na lang po ilalagay sa arms niyo po, ma'am. Dito na lang po. Okay lang po ba? Okay. Upo na lang po mga tayo dito. Ready po yung music. Sir, dito tayo. Mag-usap tayong masinsinan. Sa arms lang po ilalagay, ibabalik, no? Pero syempre, kaya po ng ginawa ni Sir Aero, baka pwede nyo kami yung pagbigyan. Music, maestro. Kunti lang. Palakpakan naman po natin si Sir. Alright. Ayan. May mga moves pa lang tinatago, eh. Alright. Approve po ba? Bride to be? Approve? Okay. Pakibalik na lang po ang garter. Sa arm na lang po ni ma'am. Sa arms na lang. Sa arms. Ayan. Taas pa po. Higher. Ayan. Palakpakan naman po natin sila for being such a good sport. Okay. Sige. Okay. Okay. Alright. So at this point, of course, I'd like to invite the bride and groom on the dance floor for our traditional dance. Okay? Sir? Dance po. Ayan. This is our traditional prosperity dance, if you may. Alright?
Prosperity dance, okay?